guys. Babalik na natin ngayon itong scrambler. Cold start lang tayo. Pag-usapan muna natin itong humakaw ng attention ko, ano? Humakaw? May pumukaw! Okay, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo, ha? Para ako tuloy nagda-drive ng ano, yung Duke. Dispense po! Ito na yung mga ka-ride namin, no? Joke lang. Hinadid ko lang naman yung bike at binawas ko na yung tawa, ha? Hello guys and good morning. Maulan, no? Hindi ko alam kung naririnig niyo ba ako, pero andito lang tayo ulit. Actually, part 2 na to ng paglilinis natin. So, pakita ko lang sa inyo yung naging progress na natin dito sa bike nung kaibigan natin. Ba't di sa akin nakafocus? Ayan. Ba't sa akin ka nakafocus? Hindi ako nakapag-video nung before and after. Actually, after na lang itong mapapakita ko sa inyo. Pero, makikita nyo ngayon dun sa mags niya is wala na siyang masyadong watermark. Although, meron pa rin. Meron mga namuo tulad nun na napakahirap tanggalin. Pag hinawakan mo siya, meron siyang dirt na build up. Hindi ko alam kung matatanggal pa natin to, pero today, susubukan pa rin natin. Sakto maulan naman. O, di ba? So, super ulan naman. So, hindi rin natin makahatid yung bike. At marami pa tayong oras. Actually, meron pa tayong mga 1 week siguro para linis-linisin pa to. Kung makikita nyo naman yung front fenders niya, natanggal na nating buo yung watermark. Wala na siyang ka-watermark. Pictures na lang siguro ng before and after yung mapapakita ko sa inyo. Even itong sa foot pegs niya, wala na siyang watermark. Meron to nung isang araw eh. Ayan pa, pati yung swing arm niya, wala na rin masyadong watermark. Even itong sa engine niya, wala na rin siya masyadong watermark. Mapapakita ko siguro is yung sa gulong. Tingin tayo dito ng may watermarks. Ayan. So kahit na nilinis na natin, meron pa rin siyang mga malalalang watermarks na hindi natatanggal. Hindi na siguro visible to, lalo walang ilaw. Try natin i-flashlight. Ayan o. Makikita nyo, kung makukuha siya ng camera, masyado siyang madumi, yun nga. It is yung mga watermarks na hindi na matanggal ng normal na linis. Ayan o, yung sinasabi kong sa swing arm. Meron siyang mga watermarks na kahit anong punas mo, kahit anong linis mo, hindi mo na matatanggal. So, kailangan na natin siyang, baga, i-detail ng konti. Konting-konti lang naman. Hindi ko naman sa gagawin na detail na sobra na, as in, straight out of the casa na linis. Kasi, una sa lahat, hindi natin kaya yun. Pangalawa is, merong mga singit na hindi ko abot, tulad na lang nito. Yung nasa engine. Yung mga nasa gitna niyan, hindi naman natin abot yun eh. At hindi ko alam paano natin lilinisin yan. So, ito naman yung day 2 ng paglilinis natin dun sa bike. Day 2 out of ano siguro? Day 2 out of 5 days. So, sa 5 araw, lilinisin lang talaga natin to. Hindi naman din natin sa mga atid gawa ng may ulan. Ha. Ang nalinis ko na is yung sa fenders. Nalinis ko na yung banda sa harap. Ang hindi ko pa nalilinis is yung tank. Meron kasi itong watermarks na hindi masyadong visible. Kasi akala ko makukuha siya nung yung magic wax lang. Pero once na natanggal na yung magic wax, lalabas na naman yung mga watermarks. So try pa rin natin siyang linisin. So, rubbing compound lang naman to, tsaka tubig. Tsaka maraming manual work. Kailangan mo pa siyang i-check eh, kung natanggal ba or hindi. Kung hindi, kailangan mong balikan ulit. May mga watermark pa siya banda dito.
Hello guys. So, babalik na natin ngayon itong scrambler kasi may araw naman na eh. Ito na yung kinaya ng linis ko. So, makikita natin sa may araw nabawasan yung mga watermarks pero hindi siguro totally na wala lahat kasi may mga kulang-kulang tayong gamit. Although, yung bike is mas mukha na siyang presentable compared dun sa una natin siyang kinuha. Again, meron pa rin namang hindi. Meron pa siyang hindi. Meron akong marks na hindi nakuha. Tulad ng mga nasa loob na yan. Kasi hindi ko alam paano tanggalin to eh. Although, yun nga. Again, mas presentable naman siya compared dun sa paano natin siya kinuha. So, cold start lang tayo. Tapos pala, hindi ko masyadong na-appreciate yung bike dahil yung tunog niya nung sa kinuha ko siya pa uwi, hindi masyadong solid yung tunog niya. Although maganda yung tunog niya, lalo yung exhaust niya. So ngayon, try natin siyang pakinggan tsaka ihataw pa ng konti. Konti lang, yung ganun lang oh. Hop, ya! Ay, basa! U-turn! Baha! Na-appreciate nyo na ba yung exhaust niya? U-turn lang tayo kasi basa na naman dun eh. Nabibitin lang ako kasi hindi siya quick shift. Doon na tayo dumaldal kasi traffic dito eh. At mainit ang makina. Tahimik talaga yung makina niya, no? Kahit anong hataw ko, tahimik talaga eh. Yun na siguro talaga yon. But anyway, pag-usapan muna natin itong pumakaw ng attention ko, ano? May pumakaw kasi sa attention... Pumakaw? May pumukaw! May pumukaw kasi sa attention ko, ano? Isa siya sa mga nag-comment dun sa recent video ko, which is nung pinick up nga natin itong bike. Ewan ko ba, no? But ang dami niyang pwedeng i-comment, ang dami niyang pwedeng punahin. Ewan ko bakit yung tawa ko yung... Yung tawa ko yung pinunan niya, no? Hindi ko rin alam eh. Ano, ganun ba kapangit yung tawa ko? Meron ba tayong standard sa pagtawa? Parang... Wala naman yata, di ba? Kanya-kanyang tao yan eh. Out of 970 na nakasubscribe sa atin. Oy, kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo, ha? Out of 970 na nag-subscribe sa atin, mga nanonood, hindi nila pinuna yung tawa ko eh. Bukod tanging ikaw lang. Init na ng makina niya. Paano ba yung dapat na pagtawa? Paano yung dapat natawa na pasado para sa mga tao? Kasi kung akong tatanungin, iba-iba yan eh. At walang standard na tawa. Kasi nga, personality mo yan eh. Bakit may standard, di ba? Lakas ng torque! Hey.
masyado siyang torquey. At yung power niya is okay naman din. Parang yung power niya gradually increasing. Hindi siya power na from start to finish. Yeah. At napakainit ng makina niya, no? Sobrang gaan ng bike, hindi siya kamukha ng akin na mabigat. Parang kasi yung difference nito is sa top end siya mabigat, kaya magaan yung bike. Hindi siya kamukha nung, hindi ako nag-research eh, pero yung feels nung bike, top end yung mabigat niya. Para ako tuloy nagda-drive ng ano, yung Duke. Namiss ko yung Duke sa sobrang gaan nito, ah. Additional pala, yung side mirrors niya, tinry natin siyang babaan. Siya naman nagsabi eh, babaan daw natin eh. Pero kung hindi siya komportable sa ganyang kababa, nagdala ako ng isang Allen key na saktong pangluwag. At mamayang andun na tayo, paupo natin sa kanya, ipa-feel natin yung bike. Kung okay lang ba sa kanya yung ganyang kababa na side mirrors, or kung itataas natin ulit. Hello? Pa-dispense po. Ayoko siyang i-bunking kasi hindi ko alam yung gulong niya. Chillax lang tayo. Nasa exit na tayo. At nasubukan ko yung bike, no. Torquey siya sa low end, pero nabibitin ako sa top end. Although 800cc siya, pero for some reason nabibitin ako eh. Up, yeah. Huwag na yung receipt. Okay, thank you. Oh, pero ang ganda ng muffler niya. Yan, yung mga low gear niya, doon siya may torque eh. Pero yung pag high speed ka na, nabibitin ako. Diba? So yung meet up namin, dito lang din ulit. Hindi na kami masyadong lumayo. Kasi aalis din daw siya eh. So siningit lang talaga namin to. Sino kayang nauna? Ako kaya o siya? Uy, may mga riders. Yun oh. Parang nakakahiya pumarada, pero paparada ako dun sa likod nila. Uy! Tricycle! Siyempre, una pa ako kay Van. Ito na yung mga ka-ride namin, no? Joke lang. Hindi ko man kilala yung mga yan. Nagkataon lang na dito rin ang meetup nila. Palamigin muna natin bago natin sa patayin. Ayan yung bike ko. Ayan yung status ng bike. Ito kasi, hindi siya matatanggal nung... Hindi siya matatanggal nung rubbing compound dahil plastic trims tong mga daw. Dapat dito yung wax base na armor roll or tire block, para pag niscrub siya ng niscrub, babalik siya ulit sa pagka-block niya. Ito, tsaka siguro yung swing arm. Uy! Ito na pala to. Hello! Iba na naman helmet mo, ha? Bagay yung showy sa bike ko, ha? Off mo na. Mahirap hanapin yung neutral niyan. I miss you. Oh. Bago mo naman. Papagas ko pa lang dapat. Hindi mo na. May gas pa naman eh. Oh, abot yan. Anong masasabi mo sa bike? Pero meron ako hindi mga nakuha tulad nito. Kasi hindi siya pwede dun sa rubbing compound eh. Dapat yung tire block na wax base.
para bumalik yung pagka-block nila. Yung sa tangke medyo nabawasan, pero meron pa rin. Ito oh. Hindi ko lang tanggalin 'to eh. Yan, hindi ko rin tinry kong tanggalin. Hindi siya nagaganon eh. Hindi ko lang paano tinatanggal 'to. Pero grabe. Takot sa gulong oh. Oo, pinaka-satisfying diyan yung dito eh. Natanggal siya talaga eh. Pati yung mga build up mo dito. Hindi, kadarating ko lang. Saktong paalis yung mga yun. Hindi ko pala dala yung isang cam ko. So, iwan ko na lang ito dito. Ibig sabihin noon 27 days kaya ako na magpa-maintenance. Ganun pala yung 27. Oo. Maintenance ko lang pero after 27 days kailangan ko na ulit. Kasi nga hindi mo ginagamit eh. Saglit. Pag-gas na raw kami. Lilibre niya ako ng 500 gas. Oh. Naninibago ako ah. So after pala nito, dumating na yung dumper ko. Magkakaroon na ulit ng laman to. In order akong bago eh. Pero although same lang siya nung dati ko, pero bago siya sa, bago na naman sa magiging part. Stolen natin siya mamayang kauwi. Kulang yata yung 500 eh. Ano ko lang sir? Kasakto. Diretso muna sir, pwede ba? Magkano siya sir? Full tank mo. 500 lang. 500 lang. Realize ang taas pala ng handlebar ko. Sobra. Pag ganun ka oh. Sayo sa akin ngayon. Parang naka-adventure bike ngayon no? Yung feeling ko nung stop yung handlebar nito. Oo. Mataas. Ganun yung nararamdaman ko. Nakaganyan ako dati. Oo. Nung na-try ko to, nakaganyan. Tapos ngayon feel ko nakaganyan ako. Re-order ka na ng clip-ons. Nakabagay isang clip-ons. Dito na lang ako sa South. Kasi kailangan pa namin bumili ng gatas. Miss ko yung motor ko. Asan na siya? Nag-U-turn ba siya? Alright. So dito na tayo sa exit na kapagsalita ulit. Kasi nag-overheat yung GoPro ko. Sobrang init eh. Di ba pinatong ko siya dito sa tangki ko. Tapos nakapatong siya sa tank. Naka-record. Hindi gumagalaw. Walang hangin. Kaya uminit ng uminit. Ayun. Hindi ko na kasi dinala yung second cam ko kasi mabilis lang naman yung swap namin ngayon. Kasi aalis din sila eh. At ako rin naman, may lakad pa ako after. Kailangan ko na bumili ng gatas. Wala ng gatas si baby. So yun po no, hinadid ko lang naman yung bike at dito ko na po tatapusin ang vlog. Binawas ko na yung tawa ha? Ang inat! Dito ko na po tatapusin ang vlog at marami pong salamat sa pagsubaybay. Bye bye!